Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, nandito tayo ngayon guys sa Tagaytay City. So, andito ko ngayon guys sa Palace in the Sky, also known as People's Park in the Sky. So, iikutin natin to guys. Titingnan natin yung mga pwede nating makainan, ano mga pwedeng tambayan, and syempre, yung mga pasalubong items na pwede nating mabili, especially the prices. Yan, so ito guys yung entrance ng People's Park. And itong parang tower na to, andito yung ticketing booth nila. Ito yung entrance fee guys, 30 pesos per person. Thank you. Ayan, so ito na yung ticket natin guys. So 30 pesos na yung entrance fee natin guys, before nasa 20 yon. So nag-increase na din. Good morning po. So by the way guys, yung entrance pala natin, pagpasok nyo doon, wala pa doon yung pinaka main area ng People's Park. Kailangan mo siyang akyatin. So meron namang sidewalk dito. So very convenient umakyat. Tapos merong mga shed in case na pagod kayo sa pag-akyat. Like me, medyo hinihingal na. So pwede kayo magpahinga sa mga ganito. Medyo mataas din yung akyatin. So yun, napagod na ako. Pahinga muna tayo guys. Pero hindi pa naman sobrang layo ng naakyat ko guys. Pakita ko sa inyo. So yun yung entrance. Yung may jeep na yun. Pero paakyat kasi to guys. So ito pa yung aakyatin natin. Ayan. Pagliko dyan, medyo may paakyat pa na konti. Hanggang makarating tayo dun sa dulo. Ayan yung may tower na yun. Okay, tuloy na natin ang pag-akyat natin. So today is Monday guys, kaya ako konti lang yung mga tourist. Pero pag weekends, especially now na December, expect nyo na maraming mga tourist dito. Hello po! Hi guys! So yun guys, medyo hiningilan naman tayo. Pero malapit na tayo guys sa tuktok. Ito na yung pangalawang shed. Ayan, pwede kayo mag-rest dito guys. Pero sobrang lapit na dito guys sa tuktok. Pakita ko sa inyo. Ayan, ayan na siya. So konting lakaran na lang yan guys. Ayan guys, so tuloy na natin ang pag-akyat natin dito sa People's Park in the Sky, dito sa Tagaytay. So ang plano ko guys, hindi natin didiretsuhin itong road na to. Akyatin natin itong grotto. Ayan, meron kasing grotto dito. And dyan sa part na yan, maganda yung view dyan. By the way guys, kung gusto nyo palang kumain, may mga kainan dito. Ayan, yan, pupuntahan natin yan mamaya. But for now, akit muna tayo sa grotto. So ito yung hagdan pataas. So ito palang People's Park guys, ginawa ito nung 1981. Pinagawa siya ni Madam Imelda Marcos, nung Marcos administration. Yan, sobrang ganda na guys ng view dito. Pero papakita ko sa inyo pagdating natin doon sa tuktok. Ito na guys yung grotto. And ito naman yung view dito guys sa part na to. Yan, sobrang ganda niya. So medyo gloomy today guys. Hindi masyadong maaraw. Pero kung pupunta kayo dito na sobrang init, mas kita yung view, mas maganda yan. So ito yung mansion. Mamaya pupuntahan natin yan, pero dito muna tayo sa part na to. Andito na guys yung mga upuan, tambayan. Punta tayo dun sa corner. Yeah, ito yung isa sa favorite spot ko dito guys. Itong corner na to. Kasi sobrang dami ng view makikita mo dito. Aside from dito sa side na to, dito sa left, kita dito guys yung view ng Highlands. So kung familiar kayo sa Tagaytay Highlands, eto siya guys. And ito yung kabuuan ng mansion. Ayan. Ayan.
So baba na muna tayo, and this time naman didiretsuhin na natin yung kalsada na to papunta doon sa main entrance ng mansion. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Okay, nandito na tayo sa entrance ng mansion. Tingnan natin kung anong meron dito. Actually, nung mga huling punta ko dito, wala namang laman to. As in, abandoned building lang talaga siya. And it looks the same pa din. So, huling punta ko dito, 2018, walang nagbago. Andun pa rin yung ilang upuan. And dito mas kita na guys yung view sa highlands. Sobrang ganda. So yung mga mahilig sa bundok, sa nature, bagay na bagay itong place na to sa inyo guys. Hello po. Dito tayo bababa guys. Ayan, dyan tayo bababa. Tapos ikutin natin yung sa baba na part. Kasi before may mga pasalubong items dito sa baba ng, sa ground floor nitong mansion. Tingnan natin kung nandun pa din. And kung nandun pa, tingnan natin yung mga prices. So may, para may idea kayo kung magkano yung mga pasalubong items dito. Lalo na yung mga t-shirt. Kasi yun yung mga most common request ng ating mga friends and relatives. And ito naman yung view ng mansion sa part na to. And ito yung bahay ni SpongeBob. Yan, dito tayo guys, bababa. Ayun, may mga pasalubong items pa nga. Buti naman nandito na sila ulit after pandemic. Kasi syempre nag-close din sila nung pandemic. So ito may mga wallet dito. So magkano yung mga gantong wallet? Ah, nice. 3 for 100. So ito guys, mas mura siya. 5 for 100, no? Ito maliliit. Nice. Tapos ito yung 3 for 100 na medyo malaki. Yan, maganda na itong pasalubong. Itong mga gantong bracelet. 5, so parang nasa 20 each. Pwede na to guys sa mga tropa natin. Oh, 7 pesos. I know, 7 pieces for 100. Nice. Kahit yung may kulay, 7. Oh, wow. Oh, medyo madami na yun guys. So guys, ito yung mga prices nila. Ito kompleto. Complete information. Ayan, screenshot nyo na lang guys. So at least kayo may idea na kayo kung magkano ang mga t-shirt, which is the most common request sa atin pag gumagala. Mga ref magnet, magkano to te? 3 for 100. Ah, 3 for 100 din ito. Ah, ito pa, ang ganda. Ito guys, mas magaganda yung ref magnet dito. May abaniko. Yung abaniko kasama sa 3 for 100? Ay, nice. Ang ganda nito oh. Yun, thank you te. Hi ka naman sa vlog ko. Guys, ito pala may mga pagkain din silang pasalubong. 3 for 100 din. Lahat ng items na to, 3 for 100. Ito, 3 for 100. Ito, 5 for 100. Ay, mas mura to. Kasi sa bus, ito, 3 for 100 to. Dito, 5 for 100, no? Tapos, ito naman. Ito naman po, depende sa item. Ah, depende na. Like, ito. Ito, masarap to eh. 100 pesos to. Nice. May pangalan ba tong store mo, te? Ayun guys, basta puntahan nyo lang yung store ni ate. So, pagbaba nyo dito sa hagdan na to, pangatlo siya. Ayan. 1, 2, 3. Yeah, pangatlo. Thank you, te. Bye-bye. Ayun guys, sobrang dami pa ditong pasalubong items. Hindi na natin matitingnan lahat. Pero at least ngayon may idea na kayo kung magkano yung mga items nila, lalo na yung mga t-shirts and ref magnets.
kasi yan naman yung usual na pasalubong. Ayan yung grotto na pinuntahan natin kanina, guys. So ito yung baba niya. So marami pa dito ng tambayan. Yan, so kung meron kayong mga dalang food, pwede kayong kumain dito. Ayan yung amphitheater. Meron ditong CR pala, ayun. 10 pesos yung bayad. So kung kailangan nyo mag CR, don't worry, meron dito. And ito na yung mga kainan, guys. Tingnan natin kung magkano yung kanilang mga food. Ito yung menu. Silog, order na po kayo. Magkano po yung silog? 100 lang po yan, kahit anong dyan. So ito guys, kahit ano dito, 100 pesos. Dito sa kabila meron din. Ito mga dessert, halo-halo, mais kunyelo, saging kunyelo. Siyempre, siomay. 30 pesos 4 pieces. Uy, mura lang. 30 pesos 4 pieces na. Ito pa guys, yung mga prices na dito ng food. Yan, baba tayo dito. Ito naman yung store na pinakita ko sa inyo kanina guys, bago tayo umakyat dun sa grotto. So dito naman mga snacks yung meron sa kanila. Hi guys, so tapos na tayo maglibot dito sa Palace in the Sky in Tagaytay City. Medyo nakakapagod siya. Pero ang maganda today is Monday, so wala masyadong turista, hindi masyadong challenging maglibot-libot. Lalo na yung mga mahilig sa picture taking and ayaw ng mga photo bomber. So yun, maganda talaga gumala pag weekdays. So yun guys, yung mga nanonood sa channel ko pero hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel guys. And for those all mga viewers na merong makakilala na gustong gumala dito sa Tagaytay and gustong makakuha ng idea kung ano yung mga pwedeng galaan dito, like dito sa People's Park in the Sky, paki-share na lang to guys na video ko. Thank you so much. Bye-bye. Yun, so pababa na tayo. Ay, grabe, dumadami yung tao. Medyo madami yung tao sa entrance, guys. So pag medyo pahapon na pala, medyo dumadami yung tao.